Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, ngayong araw nito atin pong ginugunita ang kalinis-linisang puso ni Maria. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na Espiritu, ipagkalob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluwalhatian, alang-alang sa anak mo, si Hesukristong Panginoon namin na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukhay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay na sila parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko.
Saan kita maitutulad upang ikaw aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha, gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka't humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo noong una. Yaong lahing tinubos mo't initinakda na magmana. Bundok ng siyong tinirhan mo'y gunitain mo rin sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng santuwaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyaong mga malulupit. Yaong banal na santuwaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila't winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sa pagsunod sa payag ng Diyos na tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Ngunit, hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3rd araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan?" "Ang ginawa mo sa amin, balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Paumanhin po muna kung minsan hihinto ako kasi meron dumadaang eroplano. Eroplano ba yun o tora-tora? Hindi ko alam, no? Napakaingay nung eroplano. So, hindi ko po itutuloy yung sasabihin ko kapag may dumadaan sapagkat hindi naman ninyo maiintindihan. No po? Sa mga nanunood na hindi naririnig yung eroplano, kapag huminto po ako, ibig sabihin may maingay na dumadaan. No po? Kahapon po, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus o yung Sacred Heart of Jesus. Samantalang ngayong araw na ito, ginugunita naman natin ang kalinis-linisang puso ni Maria o yung Immaculate Heart of Mary. At ang ating ebanghelyo ngayon ay naglalarawan kung ano ba ang ibig sabihin ng malinis na puso. Ano ba ang klaseng puso mayroon ang ating mahal na ina? Sabihin nyo nga po, malinis na puso. Tatlo ang pagkakalarawan ng ating ebanghelyo. Una, pusong nag-aalala.
nang malaman ni Maria na nawawala pala si Jesus, labis-labis ang kanyang pag-aalala. Pero teka, hindi ba't kapag sinabing alala, isip ang gumagana? Kaya nga, ala-ala, alala. Hindi po ganito kapag ang isang tao ay mahal mo. Hindi lang isip ang gumagana kapag nag-aalala, kundi higit sa lahat yung puso. Kaya nga, kapag ang isang ina ay nag-aalala, kumakabog yung dibdib. Diba? Hindi ko alam kung naranasan na po ninyo yun. Nung nag-alala kayo na kumakabog yung dibdib nyo, hindi kayo matahimik. Hindi dahil may iniisip, kundi kumakabog yung dibdib. Yung ganyan, yan yung pusong nag-aalala. Merong isip na nag-aalala. Yung hindi lang makatulog, nasa isip kasi. Yung hindi alam kung anong gagawin, nasa isip kasi. Pero kapag kumabog na ang iyong puso, yan ang ibig sabihin ng pusong nag-aalala. Kasi ramdam ng puso ang iniisip. Laman ng puso ang nawawalay. Kaya't sa pag-aalala, puso ang naaapektuhan. Pangalawa, pusong may malasakit. Inabot ng 3 araw bago natagpuan ng mag-asawang Jose at Maria ang kanilang nawawalang anak na si Jesus. Hindi ko maisip kung ano ang nararamdaman ni Maria sa buong 3 araw na hinahanap nila si Jesus. Kayo nga po, isipin ninyo, nawawala ang anak ninyo o yung mahal ninyo sa buhay o may nawawala sa inyo na 3 araw na. Ano kaya ang inyong nararamdaman? Bukod sa pag-aalala, malasakit ang pwedeng mangibabaw dahil hindi magtsatsaga si Maria na maghanap ng 3 araw. Siguro, iniisip ni Maria, ano na kayang nangyari sa anak ko? Kumakain kaya yon? Saan natulog yung anak ko? Sinong kasama niya? Siguro iniisip ni Maria yung hirap na nararamdaman ni Jesus sa loob ng 3 araw. E malay naman niya na nasa mabuti bang kalagayan si Jesus. Malay naman niya kung kumakain ba si Jesus o mayroong natutulugan. Yung taong walang malasakit o yung walang pusong mapagmalasakit, hindi na maghahanap. Diba? Ang katwiran ng iba, babalik din yan kapag nagutom. Babalik din yan kapag nahirapan. Diba ganyan? Yung may mga asawa dito, hinahanap nyo pa ba yung asawa ninyo? May malasakit pa ba? O sinasabi nyo na lang, magpapakita din yan pag gusto niya. Sisipot na lang yan kapag nagutom na. Si Maria, hinanap ang kanyang anak sapagkat meron siyang pusong mapagmalasakit. At pangatlo, pusong mapagtimpi. Nang matagpuan ni Maria ang kanyang anak na nooy nasa templo lang pala kasama ng mga guro,
na nakikinig at nakikipagtanungan, aba, siguro malamang kung ibang nanay lang yan, pinagpapalok na yung kanyang anak, pinagmumura na at pinagsalitaan na ng kung ano-ano. Ikaw ba naman mag-alala? Ikaw ba naman maghanap ng tatlong araw? Siguro galit na galit ka na. Pero si Maria, kahit hindi nauunawaan ang katwiran ng kanyang anak, sabi ng kanyang anak, eh bakit nyo ba ako hinahanap? Hindi ba nararapat lang na ako'y nasa bahay ng aking ama? Kahit hindi niya nauunawaan ang katwiran ni Jesus, lahat ito iningatan ni Maria sa kanyang puso. Tanging pusong may mapagtimpi lang ang kayang itago ang galit at sakit na nararamdaman. At ito ang klase ng puso ni Maria. Mapagtimpi sa galit kahit na sa sakit. Mga kapatid, ganito ang isang pusong malinis. Marunong mag-alala, may malasakit at mapagtimpi. Sapagkat ang pusong punong-puno o ang pusong may bahid, kahit katiting na galit, kahit katiting na kasamaan, kailanman hindi matututong mag-alala, hindi matututong magmalasakit, at hindi matututong magtimpi. Isipin mo, kung puso mo ay mayroong galit, mag-aalala ka ba? Magtitimpi ka ba? Magmamalasakit ka ba? Ganito ang puso ng ating mahal na ina. Malinis, kaya marunong mag-alala, magmalasakit, at higit sa lahat, magtimpi. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na pagsunod natin sa halimbawa ni Maria sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ating sambitin sa bawat panalangin, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo, naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paano lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawaan ng loob, katulad nung siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos. Sa tulong ni Maria,
ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. At tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming may alay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Leonila. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Maangkamtanawan nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, pumaiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.